Good evening mga babayan at welcome back na muli sa ating YouTube channel. So ayan at nandito po tayo ngayon sa may LRT Cavite Extension, no? Nasa ano na po, tatawid na po itong girder dito sa may Redemptory, sa may harap ng Catholic Church. So sinarado itong northbound. So ang oras po natin ngayon mga babayan, 11:09 na po ng gabi. So dito sa bahaging ito ay nakasarado po at kinarangan po ng mga barrier, no? May mga concrete barrier dito mga babayan. So kung mapapansin po natin ngayon ay umaabantin na po itong launcher girder, no? Installation. So mabagal lang po yung pagkilos niya. Ayan. Natuloy-tuloy lang po tayo mga babayan, no? Sa ating pag-update patungkol dito sa LRT 1 Cavite Extension. Ayan, so mga nagtatanong kung ilang girder pa po yung kailangan na idadagdag dito, ay 8 girder po. 8 girder na lang po, no? Ayan. Dito sa may northbound sa bandang kanan ay maglalatag po sila ng girder dito. Ayan, at dandahan na pong umaabante ito. Itong launcher girder installation. At tawag dyan. Ayan, umabante na po mga kababayan. Ayan, pagmas lang mabuti. Wala daw nangyayari, marami ang umangal at mga nagsasabi. Wala daw magbabago, wala daw nagbabago. Sino ang niloko nyo? Baka kayo naloko. Tignan nyo naman ating kapaligiran. Sino ba ang nagbalita ng walang kabuluhan? Maluwag na ang daanan, hindi na ganun ka-traffic. At sa LRT at MRT, di na magpapanik. Di ka na aangal sa iyong mga daanan. Di na madumi, di na mabaho ang lansangan. Tapos sasabihin nyo na walang nagawa. Pagbabago dito sa Pinas, hindi yan himala. Kinilusan at inaksyonan ng ating Pangulo. Binigyan leksyon ng mga matitigas na ulo. Kaya kung sino susunod sa kanyang yapa, gawing maayos ang lahat upang tuluyang umulan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di yan himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan. Upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Iba na talaga ang pagbabago. Pero marami pa rin di naniniwalang tao. Hindi daw kumikilos, walang nagagawa. Sila yung mga tao, nangawa lang nangawa. Tignan nyo naman kasi ang pagbabago ng Maynila. Ibang iba
na yung dating tambakan ng basura. Dinadagsana ng tao at pinupuntahan ang Manila Bay, grabe na ang kapaligiran. Malinaw na ang tubig na dating maitim, maliwanag na ang dating daanang madilim. Nagtaasan, nagkusali at naggagandahan sa pagbabago ng Pinas na di mo inasahan. Buti may mga vlogger na sa atin nagbabalita kung anong pagbabago't nagawa, pinapakita. Hindi sila bias, sila'y maaasahan, pinapakita ang ganda ng bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di ang himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan, upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di ang himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan, upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Sino ba ang merong nagawa? Sino ang wala? Tignan mo ang pagbabago, lahat di ang himala. Totoo ang nakikita, tinupad niya ang pangako. Yung mga proyektong laki na ng pagbabago. Kaya pasasalamat ang lagi mong banggitin. Kung walang katulad niya, walang gantong tatanawin. Ginawang maayos ang lahat para sa ating bayan, upang maging maayos sa ating bayang sinilangan. Tutok ako sa bintana, kita ko na lang. Hindi ko kaya may tulog ako, gising ako. Nakatutok ako sa madilim na langit. Basta nagdasal ako para sa bayan. Mahal naming Pangulo, para po sa iyo ito. Alay naming Pilipino na nagmamahal sa iyo. Alam po naming ikay masyado nang nahihirapan, na patuloy mong protektahan ang mahal mong bayan. Lahat ginagawa mo po para maglingkod, na dadama po namin na ikay masyado nang pagod. Kahit po'y at tumatayo ka para sa ating bayan, para ibangon ang bansa nating nahihirapan. Alam po naming ramdam naming ikay hirap, ikay yumuyuko na lang, pinipigil ang umiyak. Dahil ayaw mong ipakita ang pagluha mo'y tumulo. Kahit ang katawan mo'y parang gusto nung sumuko. Araw-araw ka nagtatrabaho para sa Pinas. Ang dalangin po namin ikay bigyan pa ng lakas. Milyong-milyong pong Pilipino sa'yo nagmamahal. Sana ikaw po'y gabayan. Ayan po ang aming dasal. Mahal naming Pangulo, para po sa'yo ito. Ang nagmamahal sa'yo na milyong-milyong Pilipino nakasuporta sa iyo kahit anong mangyari. Kailangan ka po ng bawat isa, Tatay Duterte. Mahal naming Pangulo, para po sa'yo ito. Ang nagmamahal sa'yo na milyong-milyong Pilipino nakasuporta sa iyo kahit anong mangyari. Kailangan ka po ng bawat isa, Tatay Duterte. Kahit ang dami-dami pong problema sa ating bayan, lahat ginagawa mo po para lahat tulungan. Kahit bayan po natin ngayon ay sobra ng hirap, ikaw ang pumapasat at sa Pinas ay bumubuhat. Nakikita po namin ikay hindi na masaya, dahil ang ibang Pinoy dumadagdag pa sa problema. Imbis na makatulong, kayo'y puro pareklamo. Ginagawa naman lahat ng ating Pangulo, pero bakit kayo'y di nyo makuha sumaya? Pinipilit nyong hatakin siya't hilain pababa. Hindi ito ang tamang panahon para siya'y siraan. May sakit na kumakalat, tayo ng ating labanan. Tayo'y mag-aisa, magtulungan para sa bayan. Mag-isa lang ang Pangulo, kaya atin siyang tulungan. Kumilos ka para sa bayan, gumawa ng tama. Ikay Pilipino rin, iisa lang ating bansa. Mahal naming Pangulo, para po sa'yo ito. Ang nagmamahal sa'yo na milyong-milyong Pilipino nakasuporta sa iyo kahit anong mangyari. Kailangan ka po ng bawat isa, Tatay Duterte. Mahal naming Pangulo, para po sa'yo ito. Ang nagmamahal sa'yo na milyong-milyong Pilipino nakasuporta sa iyo kahit anong mangyari. Kailangan ka po ng bawat isa, Tatay Duterte. Kahit ano po ang mangyari, ikay di namin niiwan. Kasama mo kami sa lahat po ng iyong laban. At para po sa lahat, siya po ay nakikiusap na ang bawat Pilipino ngayon ay magtulungan. Mga frontliner, pulis, doktor natin ay naghihirap para tayo'y bantayan. Sila'y nagbubuwis ng buhay, madami ng bayani sa atin ay nagsakripisyo. Ang Pangulo ba mali o tayo
tayong mga simpleng tao na hindi sumusunod sa simpleng utos ng gobyerno. Tapos isisisi ang lahat sa ating Pangulo. Ganyan po ibang Pinoy, puro mali ang nakikita. May edad na ang Pangulo pero puro pa problema. Kung ikaw po ay may puso, iyong madadama na ang Pangulo ng Pinas. Sobrang nahihirapan na gustuhin man niyang umiti, pero hindi niya magawa dahil sa pagbuhos na luha sa kanyang mga mata. Mahal naming Pangulo, para po sa'yo ito ang nagmamahal sa'yo na milyong-milyong Pilipino. Nakasuporta sa iyo kahit anong mangyari, kailangan ka po ng bawat isa, Tatay Duterte. Mahal naming Pangulo, para po sa'yo ito ang nagmamahal sa'yo na milyong-milyong Pilipino. Nakasuporta sa iyo kahit anong mangyari, kailangan ka po ng bawat isa, Tatay Duterte.